Magandang umaga mga kahito. Ngayong araw pupunta tayo doon sa aking fish pond at iche-check natin. Kasi kagabi ang lakas ng bagyong Marine. Signal number 1 lang dito sa La Union, pero nako, parang equivalent nun eh, parang isang super typhoon. So iche-check ko kung anong nangyari doon sa aming fish pond. I hope wala namang nangyaring masama dahil kampante naman ako, dahil yung lugar medyo elevated, mas elevated kaysa sa mga katabing mga kabahayan. At saka mayroon ding bakod na simento. Kaya i-check lang natin kung ano yung status. I hope walang masamang nangyari, dahil kung mag-overflow man, mayroon naman tayong exit pipe. Yun nga lang, kung malakas talaga masyadong ulan na yung buong siguro yung buong lot talagang bahang-baha. Okay? So puntahan na natin, malapit na tayo. Nandito na tayo mga kahito. Sama ng loob ko sa nakikita ko ngayon, ang daming mga natumbang kahoy. At isa pang kinasasama ng loob ko ay itong fish pond naman na to ay naka-ready naman kung just in case mag-overflow ang tubig. Pero ang problema po binutasan po yung pader, hindi lang po maliit na butas para pumasok yung tubig. Ba, ang laki-laki po niyan, mga 2.5 meters po yan. Kaya ang sakit ng loob ko, bakit tinapat pa doon sa mismong fish pond? Pagkatapos, mayroon pa isang butas dito, nag-iwan pa sila ng pader. So, pagpasa Diyos ko na lang, wala pong naiwan doon sa ito. Parang mga 3, 4 lang yata yung lumalabas ng chinek ko. Kaya ganito talaga, hirap buhay ng isang farmer. At pati yung mga saging namin, ito, tumba lahat. Kaya yan yung challenge ng isang farmer. Kalaban mo dito, nature, typhoon, pero kung minsan ang kalaban mo rin, mga tao. Kaya, until next time na lang, di ko pa alam kung ano yung susunod na vlog. Pero stay tuned na lang dito sa vlog ko, sa Jeff Lives Vlog sa YouTube. Maraming salamat po.